Magandang araw! Narito ang ilang balita mula sa UPLB. Pagbabakuna sa mga kawani ng UPLB, isinagawa na. University Library, inilunsad ang University Knowledge Digital Repository. UPLB nakilahok sa IAGBTQ3 Conference. Isinagawa na noong July 27 at 28 ang pagbabakuna sa mga kawani ng UPLB. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Health Region 4A COVAX Facility ang alokasyon ng Janssen Single Dose COVID-19 Vaccines para sa UPLB. Kasunod ito ng pagpapalabas ng memo na humikayat sa mga empleyado ng UPLB na hindi pa nababakunahan na magparehistro na para sa bakuna gamit ang Los Baños Vaccination Registration Tracker at magpa-schedule sa UPLB Online Health Monitoring System o OMS. Bukod sa mga regular na empleyado ng UPLB ay kasama rin sa pagbabakuna ang mga kawani na temporary, casual, naka-individual contract of service o job order at agency hired. Medyo nakahinga-hinga na kasi at least ngayon medyo protected na tayo kahit lumabas-labas tayo ng kaunti. Though with precaution pa rin paglalabas. Well, masarap sa pakiramdam na meron ka ng kahit papaanong security sa COVID-19. So kasi I tested positive last April, so may family na rin ako. At maganda rin na habang napasok na rin sa work, no, meron ka ng bakuna. Ayun, thank you po sa UPLB admin for pag-prioritize po talaga ng mga employee po under ng UPLB kasi sobrang malaking tulong po siya para sa akin at para po sa amin lahat na nabakunahan. Thank you po. Ayon kay Vice Chancellor Sereno, sinikap ng administrasyon ng UPLB na magkaroon ng bakuna upang siguraduhin ang kaligtasan ng universidad at mga kawani nito. Inilunsad ng UPLB University Library ang University Knowledge Digital Repository o UKDR. Ang UKDR ay magsisilbing opisyal na institutional repository ng lahat ng publikasyong pang-akademiko ng UPLB. Mula rito ay maaaring ma-access ang mga produktong intelektual ng UPLB tulad ng mga libro, student thesis, research papers, journals, reports, at pati mga video na ginawa at pag-aari ng universidad sa kahit anumang bahagi ng mundo. Kailangan lamang na pumunta sa website na ukdr.uplb.edu.ph upang magamit ang online repository. Ang mga patakaran sa paggamit ng UKDR, pagsumite ng mga akda upang idagdag sa repositoryo, at iba pang importanteng kaalaman tungkol sa UKDR ay tinalakay sa webinar na Managing and Accessing University Publications, An Introduction to the UPLB UKDR na itinanghal ng UPLB University Library sa kanilang Facebook page noong July 23. Maaaring mapanood ang kabuuan ng webinar sa facebook.com/UPLBLibrary. Isa ang UPLB sa mga nag-organisa ng talakayan ukol sa mga pagbabagong kinakaharap ng global na ekonomiya sa pamamagitan ng isang online international conference. Ginanap ang 26th Biannual Conference and Research Symposium ng International Academy of Global Business and Trade at Korea International Trade Research Institute noong July 22 hanggang 25, kung saan pinag-usapan ang patuloy na pagpapaunlad ng ekonomiya at pagiging sustainable ng mga negosyo sa harap ng iba't ibang pagbabago tulad ng mga bagong teknolohiya, climate change at ng pandemya. Nanalo rito ng Best Paper Award ang estudyante ng UPLB na si Angelica Natividad, BS Industrial Engineering, para sa kanyang thesis na The Impact on Multi-Channel Retailing on Overall Service Quality and Its Effects on Repurchase Intention. Isunulat niya ito kasama ang ilang faculty member ng Department of Industrial Engineering, College of Engineering and Agro-Industrial Technology. Natalo nito ang mahigit 50 research papers na iprinisenta sa English session ng conference, kung saan nakipagtunggali ito sa mga master's at PhD level na mga pananaliksik. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB. Ako po si Jessa Arana, nag-uulat para sa UPLB Balita.